Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasana sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Jeremias, ipaalam mo sa bayan ang inyong kalungkutan. Sabihin mo, araw-gabi, hindi na ako titigil ng pag-iyak, sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan. Sila'y malubhang nasaktan. Pag lumabas ako ng parang, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote. Subalit, hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Huda? Napuot ka ba sa mga taga-Siyon? Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin? Ano pa't wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap namin kapayapaan, ngunit
Nabigo kami. Inasam naming gumaling. Ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksil ng aming mga magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan. Alalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo sana itong sirain. Hindi makagagawa ng ulan ang mga diyos-diyosan ng alimang bansa. Hindi makapagpapaambon man lamang ang sinuman sa kanila. Panginoon, nasa iyo ang aming pag-asa, sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay, patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Iyong kahabagan, ang mga bilanggong kanilang hinuli, tinggin mo ang daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpuporing lagi't magpapasalamat sa iyong pangalan. Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus sa mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaniwanag po ninyo sa amin ang talinhaga
tungkol sa masamang damo sa bukid. Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang nagasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabubuting binhi at ang taong pinaghaharian ng Diablo ang masamang damo. Ang kaaway na nagasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang maanghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang maanghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat na nagiging sanhi ng pagkakasala, lahat ng gumagawa ng masama, at iahagi sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin, at magliliwanag na parang araw mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Narinig po natin sa ating mga pagbasa ang kahalagahan ng pakikinig sa ating Panginoon. Sa ating unang pagbasa sa propesiya ni Propeta Jeremias, ang piniling bayan ng Diyos ay nagsusumamo sa ating Panginoon sapagkat tila ba parang sila'y nalimutan na ng ating Panginoon. Sila'y nagdaranas ng paghihirap, nagdaranas ng sakit, nagdaranas ng mga bagay na hindi maganda sa kanilang buhay at sa kanilang pagsusumamo, no, kanilang naiisip kung sila ba talaga ay pinabayaan ng Diyos. Pero totoo ba talagang pinabayaan sila ng Diyos? Totoo ba na kinalimutan sila ng ating Panginoon? Hindi. Ano yung problema? Hindi sila marunong makinig. Bakit ba nandyan ang mga propeta? Bakit ba siya nagpapadala ng mga propeta? Upang tipunin ang kanyang bayan at ipaalala sa kanila na maging tapat saan? Sa tipan. Doon sa Ten Commandments. Upang nang sa gayon, hindi sila magkasala. Nang sa gayon, dahil sa pagkakasalang ito, no, hindi sila malayo sa Diyos. No, alam naman natin na ang kasalanan ay naglalayo sa atin, sa ugnayan natin sa Diyos, sapagkat ito yung pagmamalaki sa ating sarili na hindi natin ang kasalanan ay pagmamalaki sa ating sarili na hindi natin kailangan ng Diyos. No? Kaya tayo nadadala sa masama. Kaya nga, tinipon ni Jesus yung kanyang mga alagad upang turuan. Tinipon niya yung kanyang mga alagad upang malaman nila yung mga katotohanan ito. At sila'y nakikinig sa kanya na upang nang sa gayon, yung mga bagay na ito'y, ang mga salita ng ating Panginoon ay siya lamang kanilang maituro. Napakaganda po ng ating mabuting balita. Ito po yung pagpapaliwanag doon sa talinhaga ng maghahasik. Kung titignan nyo po yung problema doon sa talinhagang iyon ay merong nagtanim ng damo doon sa iniyasik. No? Iniyasik o sa konteksto natin ngayon, sabihin na natin, no, na ito ay dito sa Pilipinas, karaniwan ay palay. No? Imagine ninyo, may nagtanim ng palay at pagkatapos may masama na naglagay ng damo. Diba? Sa una, hindi mapapansin kung anong pagkakaiba sa pagtubo nito. Pero di kalaunan, no, makikita kung ano talaga yung damo at ano talaga yung palay. No? Kung ano yung damo, kung ano yung masama, no, na iniyasik at mabuting inihasik. No? At kung titignan ninyo sa ating buhay, ganyan din. Halimbawa, no, sa ating buhay pananampalataya sa maraming henerasyon, ano yung nasa isip ng mga taong matutuwid? Matutuwid ko, no? Sa kanilang pag-iisip, lahat ng mga
hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos ay dapat alisin sa grupo o simbahang ito, di ba? Ang dami, sa maraming pagkakataon nung sa pag-iisip nila na sila ay banal at righteous, no, tinatanggal nila yung tingin nilang hindi mabuti. Pero ano ba yung basihan natin? Paano ba nating malalaman ang taong ito ay mabuti at ang taong ito ay hindi makakabuti? E kung titignan nyo yung ating history sa simbahan, sa iba't ibang mga umalis sa simbahan, dahil hindi daw banal lang simbahan, karaniwan, yung mga nagsasabi na ang simbahan ay hindi banal, sila yung pasimuno ng mga kalokohan. No? Sila pala yung damo doon sa taniman. Akala natin, no, sa una, sila ay mga itinanim na mabuting binhi. Pero yun pala, sila yung dahilan upang magkasala yung iba. No? E paano po yan, Father? Paano namin malalaman? No? Paano po namin madi-discern ano po bang mabuting binhi sa hindi mabuting binhi? Sabi ng ating mabuting balita, no, ang Panginoon ang siyang maghihiwalay nito. So, sa ating buhay, sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, ano yung mahalaga? Mahalagang nakikinig tayo sa kalooban ng Diyos. Bakit? Pwede tayong madala ng masamang binhi. Lahat tayo'y mabuting binhi ng ating Panginoon. Pero kapag ka hindi tayo nakikinig sa kanyang kalooban, no, anong mangyayari sa atin? Maari tayong maligaw ng mga masasamang binhi na nagsasabi, ito ang tamang daan, no, pero ang gusto lang ay iligaw tayo. No, kaya nga, bilang mga tagusunod ng ating Panginoon, sino bang dapat nating pinakikinggan? Ang mahal na pong Jesus Nazareno. Huwag tayong makikinig sa mga taong nagsasabi na ang pananampalataya natin ay walang kabuluhan. No? Bakit? Sa katapusan, mga minamahal kong kapatid, ano yung mahalaga? Yung relasyon mo sa Diyos. At ang relasyon sa Diyos, paano ba natin napapalago? Sige nga, paano ba natin napapalago ang ating relasyon sa Diyos? Sa pakikipag-usap sa Kanya. At ang pakikipag-usap ay anong kailangan, no? Kailangan din nating makinig. No? Hindi pwedeng dadalhin natin sa Diyos lahat ng ating nais at lahat ng ating matupad sa buhay, yung inihiling nating kagalingan, kaginhawan sa ating buhay, at tapos na, lalabas na tayo ng simbahan. Hindi. Pagkatapos nating dalhin lahat ng ating mga petisyon, lahat ng ating pagsusumamo sa ating Panginoon, mananahimik tayo. Lord, ito po yung gusto ko para sa aking buhay. Pero ano naman po yung gusto ninyo? Pakikinig po ako. Yun yung nakakalimutan. No? Akala natin ang panalangin ay pagdadala lang ng ating mga problema at suliranin sa ating Panginoon. Pero hindi. No? Ito rin ay isang pakikinig. No, isang pagkakataon upang mapakinggan ano naman ang kalooban ng Diyos sa aking buhay. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, mga minamahal kong kabatid, ito po yung hamon sa atin. Bagamat hindi natin maiiwasan, no, na sa ating paglago, sa ating buhay pananampalataya, makasama pa rin natin ang mga masamang inihasik ng Diablo, patuloy tayong makinig sa kalooban ng Diyos upang hindi tayo maligaw at tayo makiisa ng ating Panginoon sa buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, tinuruan tayo ni Kristo kung paano tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Idalangin natin ang pagdating ng kaharian ng langit dahil nababatid natin isama sa atin ang Espiritu Santo na nagpapatnubay sa ating mga panalangin. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan.
Ang mga lingkod ng simbahan naway tumalima sa kalooban ng Diyos at asamin ang kabutihan ng kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga pinagkatiwalaang magdulot ng katarungan at may sakatuparan ang mga batas, naway tumingin kay Kristo bilang bukal ng karunungan. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Tayo naway maghintay sa panahon ng pag-aani ng Diyos at huwag tayong manghusga ng ating kapwa. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga matatanda naway ating maalalayan sa pamamagitan ng ating pagiging maalalahanin at palakaibigan. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga namatay naway tipunin ng Diyos bilang ani ng kaharian. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din natin ang talalahani ng lahat ng nagpamisa, lahat ng humiling ng ating panalangin, at ang lahat ng kaluluwas purgatorio. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Panginoon ng langit at lupa, pakinggan mo ang mga hinaing ng iyong bayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Ay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na dinianay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayong aming ginaganap sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtuguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaan sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsiawit at papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bagay niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat ito may usarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panginapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabereng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose. Kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin na mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para naan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami Diyos lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sila ng kapahamakan, samantalang aming pininanibigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay inyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Mga kapatid, ito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa at dugo
ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggumlan, Panginoon Diyos nating lahat. Announcement. Ang lahat po ay inanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass in Service sa darating na August 1, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Pakiisa po tayo. Maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene, Devotion and Discourse. Ito po ay kumpilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 piso. Ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Inaanyayahan po ang mga ministry, organization, samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating Paris-wide Formation Book ngayong Martes sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay walang iba kundi si Reverend Father Rico John Bilanggel, Rector ng National Shrine of Our Mother of Perpetual Help, Baclaran Church. Pakiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas sa iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito'y magdulot ng pag-unlad sa ipinamanan niya sa aming pagliligtas. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihiyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo mga kahilingan ng iyong angkang nagsasumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang
mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.